Hello mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan, mga kapuso, kapamilya, lahat ng may K na sumusubaybay sa aking channel kahit baguhan pa lang ako sa mundo ng mga vlogger. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa lahat po ng mga nakasubscribe na, thank you. Sa lahat ng mga nag-comment sa video ko, maraming salamat po. At saka sa lahat ng mga nag-likes, lalong-lalo na po sa nag-request na gawan ko siya ng kanta, nagawa ko na be at nai-upload ko na at sana mapanood mo. Pasensya na po, yun lang talaga ang nakayanan ko. So sa mga baguhan pa sa channel ko, yung mga hindi pa nakasubscribe, pati-subscribe na lang po. Just hit the red subscribe button, likes, and then tap the bell notification para po updated po kayo sa mga videos na i-upload ko soon. Dito po tayo para pag-usapan po natin yung tungkol sa lehitimong subscribers at yung tungkol sa mga komento na legit, meron palang komento na legit, yung mga comments na na-publish at saka yung mga comments na napunta sa likely spam. So, kahit baguhan pa po ako sa YouTube, napansin ko na po na meron palang mga ganito. Nagsisimula pa lang talaga ako, hindi ko po talaga alam to. So, ngayon na may natutunan na ako, isi-share ko rin po sa inyo para po maiwasan natin yung mga bagay na ganito. So, may tip po ako sa inyo mga kapatid kung paano po tayo makaiwas sa mga ganitong bagay o kung paano po tayo magiging lehitimong subscribers ng channel na pinupuntahan natin or sinusuportahan natin. Ganito po. Una, kailangan bago ka muna mag-tapik or magpindot sa subscribe button sa channel na pinupuntahan mo, kailangan mo munang panoorin ng 3 hanggang 5 minuto yung video niya. So, diba? Yan po yung pinaka-first, manood ng videos bago ka mag-komento, bago ka mag-subscribe. Kasi, paano ka makakomento ng tama o yung galing sa puso kung hindi mo napanood? So, manood ka muna, pagtsagaan mo muna ang panoorin yung video niya ng 3 to 5 minutes. Meron naman siya mga video na nai-upload sunod-sunod pero hindi umabot ng 3 to 5 minutes. Pwede kang maghanap ng video na umabot ng 3 minutes para hindi mo talaga makaligtaan na matapos yung 3 to 5 minutes na panonood ng videos niya. Or kung mapindot mo yung 2 minutes lang na video niya, pindutin mo ulit yung sunod na videos na para makumpleto mo yung 3 minutes. Yun lang, simple. Bago ka magpindot ng subscribe button. Para legal, legit sa counting sa kanyang mga legit subscribers. Diba? So, pangalawa, so klaro na po yung una. 3 to 5 minutes. Please lang. 3 to 5 minutes na panonood kung talagang galing sa puso yung pag-suporta mo sa iyong kapwa YouTuber. So, pangalawa, please. Pangalawa ha, iwasan po natin yung magkomento ng word na masyado ng luma sa pandinig ni YouTube. Yung masyado ng common sa kanya at madali na niyang ma-detect at saka sayangin po yung komento mo mapunta lang po sa spam. Yung comments na may salitang iwasan po talaga natin yan. Yung comments na may mga numbers, kung ilan na po, pang ilan ka na nakasubscribe sa kanya, iwasan po talaga natin yan. Kasi hindi po yan pwede. Mapunta lang po talaga yan sa spam yung comment mo. At mabaliwala yung pag-subscribe mo sa channel na yan. So, yun po. Yung pangatlo po. Ito. Ito po yung pangatlo. Kailangan galing sa puso. Diba? Galing sa puso yung pag-suporta mo sa channel niya. Hindi yung gusto mo lang magpindot ng subscribe button sa channel niya para po pindutin ka rin niya, balikan ka niya. Dahil yun na po talaga ang nakasanayan, di ba? Pinindot mo siya, kailangan balikan mo kasi tulungan bali. Pero hindi mo alam, yung pagpindot mo sa kanya, hindi pala legal yun. Hindi pala legit yun kasi hindi mo pinanood yung videos na. Pinindot mo lang tapos nagkomento ka agad. Tapos na ako, kaibigan, napindot na kita, kailangan mo na akong balikan. Di ba? Sana po balikan mo ako. So, kasi po nakonsensya din yung pinindot mo, kahit hindi pa niya alam na napasok na yung pag-subscribe mo sa kanya,
binalikan ka niya agad. Kasi ganun ako eh. Kapag may nag-comments na balikan mo ako kasi tapos na ako, binalikan ko talaga. Tapos yung pagbalik ko, pinanood ko talaga yung video niya ng 3 to 5 minutes bago ko pinindot yung subscribe button. So legit yung pagpindot ko. Ipaano yung sa kanya? Pinindot, pag open lang niya sa video ko, pinindot lang talaga niya. Tapos nag-leave ng message na tapos na ako. Pero in-exit na yung video. Hindi po legit yun. Hindi po pasok yung pag-subscribe mo at saka yung comments mo napunta po sa like list pa. Ah, diba? Ito talaga ah, kalalasan na ginagawa ng mga nagsisimula pa lang sa YouTube. Ako nagsisimula pa din ako. Saka konti lang ang subscribers ko. Konti pa lang yung subscribers ko. Matagal na akong may account sa YouTube pero bago pa lang ako pumasok sa mundo ng mga vlogger. Ano lang, mga ilang months pa lang, madalawang months pa lang ako nagsimulang nag-vlog, 'di ba? Tapos ito po talaga yung kadalasan. Hinahabol nila yung 1,000 subscribers. Pag hinahabol mo yung 1,000 subscribers, ano ba yung mayayari? Una, comments ka ng comments sa mga videos na pinapanood mo, yung pinipili mo yung mga video na may maraming comments, tapos comments ng comments ka doon, iniisa-isa mo yung mga tao na kukomments doon, payakap, pahag, pabisita, ano tayo, palitan tayo ng regalo. Lahat, halos lahat kinukomentuhan mo doon. Tapos ang nangyayari, yung mga tao na mini-message mo, pinuntahan ka, di ba? Pinuntahan kanila, sabay-sabay silang nagpunta, ang dami nilang pumupunta sa iyo. Tapos yung pagpunta nila sa iyo legal kasi pinanood ka ng 3 to 5 minutes. So pasok sa banga. Pasok sa banga yung pag-subscribe nila. So na dagdagan yung subscribers mo, di ba? Ang nangyayari kasi dahil sabay-sabay silang nag-reply na tapos na sila. Ang nangyayari, ang dami mong nabasang mga reply. So ang ginawa mo, lahat sila binibisita mo, 'di ba? Nagawa mo rin, binibisita mo. Pero dahil hinahabol mo sila, ang nangyari, pinindot mo lang subscribe button nila. Tapos hindi mo pinapanood yung video nila ng 3 to 5 minutes. So legit ba 'yan? Hindi, 'di ba? Tapos pumunta ka na naman sa ibang nag-reply sa iyo. Pinindot mo na naman yung subscribe button, exit ka agad. So sayang na sayang 'yung pagpunta mo sa kanila. Baliwala 'yun. At saka hindi ka marerecognize 'yun. Yun talaga ang kadalasang nangyari. Kaya isipin muna natin na dito sa ginagawa natin, wala tayong hinahabol. Wala tayong hinahabol na 1,000 subscribers. Mag-enjoy lang muna tayo. 'Di ba? Mag-enjoy lang muna tayo sa ating pag-upload ng mga videos at saka yung panonood natin sa ibang mga videos at saka yung comments natin kailangan galing sa puso para po maging legit po tayong subscribers. So mag-enjoy lang muna tayo sa panonood ng ibang videos para po yung pagsuporta natin legit. At saka sa channel po natin, huwag muna natin isipin na hinahabol natin yung 1,000 subscribers, di ba? Kundi keep uploading lang po yung mga videos na may mga magagandang content. Ito lang po muna yung pag-uusapan natin ngayong araw na to kasi baguhan pa lang din po ako at napansin ko talaga na meron palang lehitimong subscribers at meron palang mga comments na napunta lang sa like list pa. So mag-ingat-ingat po tayo mga kapatid, kaibigan, kapuso, kababayan sa ating pagkomento at sa pag-subscribe po natin at sa pag-suporta natin sa mga sa channel ng iba. Kailangan po galing sa puso at saka mag-enjoy lang po talaga. So sana po may nakuha kayong tips sa video na to kung paano po tayo maging legit subscribers and then kung paano po yung mga comments natin ay hindi po mapunta sa spam. So bye-bye for now and I'll see you on my next video.